Magandang araw sa inyo, mga mag-aaral. Ngayon ay narito naman tayo upang pag-usapan o talakayin ang isang panibagong paksa. Para sa araw na ito, ang paksa ay ang mga sali na nakakaapekto sa demand. Lahat ng tao ay may pangangailangan, partikular na nga ang damit, pagkain, tirahan na dapat tugunan sa ating pamumuhay. Dito na papasok ang tinatawag nating demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami o bilang ng uri ng mga produkto o serbisyong nakatutugon sa gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ang presyo ng produkto o serbisyo ay may malaking epekto sa pagtatakda ng demand sa mga consumer. Sa madaling sabi, ang presyo at demand ay hindi maaaring paghiwalayin sapagkat ito ay palaging magkakaugnay. Kapag tumaas ang presyo, ay bumababa naman ang bagay na gusto o kayang bilhin ng mga consumer. Sa kabilang banda, sa tuwing bumababa naman ang presyo, ay tumataas ang dami o gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Ang mga pangyayaring ito ay tinatawag na inverse relationship o negative correlation. Mayroon din tayong tinatawag sa economics na ceteris paribus, kung saan nakasaad dito na ang presyo lamang ang sali na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakakaapekto. Batay sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at ang iyong pamilya ay magdidesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang inyong pinagbabatayan ay ang presyo. Halimbawa, kapag ikaw ay bumibili sa tindahan, tinatanong mo muna ang presyo upang ikaw ay makapagdesisyon kung ilan ang iyong mabibili batay sa iyong pera. Ngayon, upang mapalawak pa ang inyong kaalaman sa paksa sa araw na ito, at ang mga ito ay ang kita, panlasa, dami ng mamimili, magkakaugnay na produkto, at mga inaasahan ng mga mamimili. Ang unang salik ay ang kita. Sinasabing directly proportional ang kita at kakayahan ng taong bumili. Ibig sabihin, sa pagtaas ng kita ng isang mamimili, tataas din ang kanyang kakayahang bumili ng produkto o serbisyo. Sa kabilang banda naman, kapag bumaba ang kita ng isang tao, ay mababa din ang kanyang kakayahang bumili. Mayroon tayong dalawang uri ng produkto na nagbabago batay sa kita, ang normal goods at inferior goods. Ang normal goods ay tumutukoy sa mga produktong dumadami ang demand sa isang produkto dahil sa pagtaas ng kita ng tao. Halimbawa, ang itlog ay normal goods para kay Mang Delfin. Dahil sa pagtaas ng kita ni Mang Delfin, kaya niya nang makabili ng isang tray ng itlog kada isang linggo kumpara sa 10-10 pirasong itlog noon. Kapag mababa ang kita ni Mang Delfin, bababang muli ang kanyang demand sa itlog at bibili na lamang siya ng sapat para sa kanyang pamilya. Kapag naman sinabi natin inferior goods, ito ay tumutukoy sa pagtaas ng demand sa pagbaba ng kita ng isang mamimili. Halimbawa, ang inferior goods para kay Aling Marites ay sardinas. Dahil mababa ang kanyang kinikita, mas mataas ang kanyang demand sa sardinas. Ito ang kanyang palaging binibili dahil ito lang ang kasya sa kanyang kinikita. Kapag tumaas naman ang kita ni Aling Marites, maaaring bumaba ang demand niya sa sardinas dahil makabibili na siya ng mas mahal na produkto katulad ng karne kumpara sa sardinas. Ang sumunod na salik ay ang panlasa. Salik na ito kapag naaayon sa panlasa
nang mamimili ang isang produkto, tataas ang demand nito at kapag ito ay hindi naman ayon sa panlasa ng mamimili, mababa ang demand nito para dito. Halimbawa, kung ikaw ay mahilig sa mga pagkaing matatamis, ang mga karaniwang produkto na mayroon kang mataas na demand ay iyong mga pagkaing matatamis, gaya na nga lang ng tsokolate at ng candy. Ang sumunod na salik ay ang dami ng mamimili. Mayroon tayong tinatawag na bandwagon effect na nakakaapekto sa pagbabago ng demand ng isang produkto. Sa bandwagon effect, kapag marami ang bumibili ng isang produkto, nahihikayat ding bumili ang ibang tao. Madalas itong nangyayari sa mga produktong masasabi nating uso. Halimbawa, nang mauso ang paggawa ng dalgona coffee, maraming mga mamimili ang bumili ng mga sangkap sa paggawa nito. Sunod na salik ay ang presyo ng magkakaugnay na produkto. Ang mga magkakaugnay na produkto ay nakaka-impluwensya sa demand ng isa't isa. Mayroong dalawang uri ng magkakaugnay na produkto. Ito ay ang complementary goods at substitution goods. Kapag sinabi nating complementary goods, ito ay mga produkto na sabay ginagamit na hindi magagamit kung wala ang isa. Halimbawa nito ay, kung bibili ka at gagamit ng toothbrush, kailangan mo ding bumili ng toothpaste para magamit ito. Kapag bumaba ang demand sa toothbrush, ay bababa din ang demand sa toothpaste. Ang substitution goods naman ay ang mga produktong maaaring may alternatibo o ipalit sa nakasanayan. Halimbawa ay ang karne ng baboy at manok. Dahil pareho naman itong maaaring maging ulam, kapag tumaas ang presyo ng karne ng baboy, maaaring bumili ng karne ng manok bilang kapalit. Bababa ang demand sa karne ng baboy at tataas naman ang demand sa karne ng manok. Ang panghuling salik ay inaasahan ng mga mamimili. Kapag inaasahan ng mga mamimili ang presyo ng isang produkto o serbisyo sa hinaharap, tataas ang demand nito sa kasalukuyang panahon. Halimbawa, kapag mayroong okasyon gaya ng undas, dahil inaasahang magtataas ang presyo ng mga bulaklak sa linggo ng okasyon, maaaring bumili na ang consumer bago mangyari ang nasabing okasyon upang makatipid. Dito, tataas ang demand ng bulaklak sa kasalukuyang panahon. Kung sakali namang bababa ang presyo, hindi nabibili ng marami ang consumer sa kasalukuyan, maghihintay na lang sila na bumaba ang presyo bago muling bumili ng marami. Ang mga pagbabago sa demand ay nagdudulot ng paggalaw sa demand o demand curve. Ang paglipat ng demand curve ay nangangahulugan na ang nakakaapekto sa demand ay ang mga salik na ating tinalakay at hindi ang presyo dahil nananatili lamang ito. Pagbasdan ang graph na ito. Kapag ang demand ay lumipat sa kanan, ibig sabihin ay tumaas ang demand ngunit nananatili ang presyo. Tignan ang presyo ng 3 piso. Sa unang kurba, ang demand para dito ay 20. Sa pangalawang kurba, tumaas ang demand at naging 30. Sa kabilang banda, kapag lumipat sa kaliwa ang kurba, ibig sabihin bumaba ang demand kahit nananatili ang presyo. Tignan ang presyong 2 piso. Kapag ang presyo ay 2 piso sa unang kurba, ang dami ng produktong kayang bilhin ay 40. Ngunit sa ikalawang kurba, ito ay magiging 30 na lamang kahit parehas lang naman ang presyo nito. Hanggang dito na lamang po ang ating talakayan para sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan. Hanggang sa muli, paalam!